Magandang araw mga kapatid. Atin na namang tatalakayin ngayon itong bintang ng mga anti-Catholics na ang Babylonia o prostitute na tinutukoy daw sa Book of Revelations ay ang Iglesia Katolika. Nakakatawang pakinggan na sinasabi nilang wala raw ang Iglesia Katolika sa Biblia. Pero ngayon ay nandoon naman pala. Paano natin sasagutin itong mga bintang nila? Ating panoorin ang susunod na video. Salamat ulit kapatid sa pagtanggap mo sa hamon ko na magdebate tayo dito sa Zoom. Wala pong anuman, Pastor. Nakahanda ako palagi upang ipagtanggol ang tunay na iglesia. Alam mo ba kapatid, na ang Iglesia Katolika ay tinutukoy diyan sa Revelation 17 na ang Babylonia at ang babaeng patutot o prostitute. Yan lamang po ay ang baluktot na unawa sa binasa mong talata. Binibintangan mo ang Babylonia at babaeng patutot ang Iglesia Katolika, samantalang ang iglesyang ito ay ang responsable sa paggawa ng unang Kristiyanong Biblia. Ang Iglesia Katolika kasi ang nagpasya kung anong aklat ang dapat ilagay sa bagong tipan. Tapos, bibintangan mong Babylonia at babaeng patutot. Ang tinutukoy sa Revelations 17 na Babylonia ay ang paganong Imperyo Romana. Ang patutot na nakaupo sa kanya ay ang Jerusalem. Ang Jerusalem kasi noon ay napasailalim ng Imperyo Romano. Dapat mo munang malaman na nahati sa dalawang kapanahunan ang Roman Empire. Ito ang Pagan Roman Empire at ang Christian Roman Empire na nagmula kay Emperor Constantine, ang kauna-unahang Kristiyano na Emperador sa Roma. Alam mo ba kung anong lugar ang tinutukoy na Babylonia? Yang Babylonia ay walang iba. Kayo yan, ang Iglesia Katolika, ang halimaw. Mali ka po, Pastor. Ang Babylonia ayon sa Biblia ay ang Roma, hindi Iglesia Katolika. Yan ay mababasa natin sa 1 Pedro 5.13, kung saan sumulat si Pedro galing sa Roma na ginamitan niya ng codename na Babylonia. Ang Babylonia pala ay tumutukoy sa isang lugar, hindi sa isang relihiyon o iglesia. Ang lugar po ay static ang kanyang kinalalagyan. Samantalang ang relihiyon o iglesia ay dynamic, o kahit saang lugar ay nandun siya. Kaya malaking mali ang interpretasyon mo na ang Iglesia Katolika ay ang Babylonia. Dahil ang Babylonia na tinutukoy sa Biblia ay isang lugar, hindi relihiyon o iglesia. Pero yung patutot o prostitute sa Revelation ay walang iba kundi ang Iglesia Katolika. Mali ka na naman, Pastor. Ang babaeng patutot o prostitute sa Revelations ay hindi ang Iglesia Katolika. Kung babasahin natin ang Revelation 17:18, ang babaeng patutot dyan ay isang dakilang syudad, hindi dakilang iglesia o dakilang reliyon. Eh, kung hindi ang Iglesia Katolika ang patutot o prostitute, eh, sino yun? Ayon sa Biblia, ang syudad na tinatawag palagi na patutot o prostitute kahit sa lumang tipan ay walang iba kundi ang syudad ng Jerusalem. Sinabi ni Propeta Isaias na ang Jerusalem na dating tapat na bayan ay naging isang patutot. Isaias 1.21. Ganon din si Propeta Jeremias. Sinabi niya na ang Jerusalem naging isang patutot dahil sa ginawang pangangalunya at panghalinghing. Jeremias 13.27. At itong patutot na sinabi sa Revelations 18.24 ay ang syudad kung saan pinatay ang mga propeta. Itong syudad kung saan pinatay ang mga propeta ay walang iba kundi ang Jerusalem. Lucas 13.34. Sinabi din sa Revelation 17:6 na ang patutot na yun ay doon pinatay ang mga martyrs. Si San Esteban, ang unang Kristiyanong martyr, ay pinatay doon sa Jerusalem. Mga gawa 7:58. At ayon sa Revelation 11:8, yung dakilang syudad na yun ay lugar kung saan pinatay ang ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo ay doon pinatay sa Jerusalem. Mateo 20:18. Sa makatuwid, malinaw po na ang patutot na tinutukoy sa Biblia ay ang Jerusalem, hindi Iglesia Katolika. Pero sinabi sa Revelation 17:9 na ang babaeng patutot o prostitute ay nakaupo sa pitong bundok. At ang syudad na may pitong bundok ay ang Roma, kung saan ang doon ang Iglesia Katolika. Mali ang unawa mo, Pastor. Dapat nating intindihin ang talata sa kabuuan nito. Di porket ang Roma ay nasa pitong bundok, ay siya na itong tinutukoy na patutot.
Dahil sa buong mundo, mayroong mahigit 50 syudad na may 7 bundok. At ang syudad na tinutukoy na may 7 bundok, dito sa Revelation 17 ay walang iba kundi ang Jerusalem pa rin. Kung ating titingnan sa mapa, ang Jerusalem ay makikita mo ang 7 bundok na nakapalibot nito. Ang Mount Antonia Fortress, Mount Scopus, Mount Olivet, Mount Ophel, New Mount Sion, Mount Sion, at ang Mount of Corruption. Samantalang, ang binibintangan mong Vatican City, ang lugar kung saan namamahala ang Santo Papa, ay hindi napaloob doon sa 7 bundok ng Roma. Dahil ang Vatican ay doon nakatayo sa bundok na Vatican Hill na malayo doon sa 7 bundok ng Roma. Doon sa Vatican Hill kasi ang lugar kung saan ipinako at inilibing ang bangkay ni San Pedro na ngayon ay tinayuan ng St. Peter's Basilica. Alam mo ba yun? Pero sa Revelation 17:4, mababasa natin dyan na ang babaeng patutot ay nakasuot ng purple at scarlet. Ang mga pari at obispo niyo ay nakasuot din ng kulay purple at scarlet. Kaya ang patutot ay ang Iglesia Katolika. Naku, ang purple at scarlet ay ang kulay na isinuot ng mga hari noon. Dahil ang Jerusalem ay pinamumunuan ng mga kaharian. Samantalang ang kulay na isinuot ng mga pari ay nakabatay ito sa Biblia ayon sa Exodus 28:3-5. Yung liturgical colors ng Iglesia Katolika ay ang black, white, red, green, rose at violet. Walang kulay purple at scarlet dyan sa liturgical colors na yun. At kung babasahin mo ang buong talata sa Revelation 17:4, sinabi doon na ang suot ng patutot ay may palamuti na ginto, bato at mga perlas. Samantalang ang mga pari at obispong Katoliko ay wala pong ganong palamuti sa kanilang isinusuot. Kaya mali ang unawa mo sa talatang yan, Pastor. Pero sa parehong talata sa Revelation 17:4 ay mababasa natin na ang babaeng patutot na yun ay may hawak na golden cup. Ang mga pari nyo ay umahawak din ng golden cup na nilalagyan ng wine tuwing nagmimisa. Kaya yung babaeng patutot ay ang Iglesia Katolika. Sablay na naman ang unawa mo, Pastor. Ang golden cup na mababasa natin sa Revelation 17:4 ay hindi literal na cup at lalong di yan tumutukoy sa chalice na ginagamit tuwing nagmimisa ang pari. Dahil ang chalice na nilalagyan ng bino tuwing nagmimisa ang pari ay hindi po ito gawa sa ginto. Di porkit kumikinang yung chalice na hinahawakan ng pari ay ginto na agad ang nasa isip mo. Ang materials na ginamit sa mga chalice na sinisiglan ng bino ay brass, silver o kaya ay ceramic. Wala po yung halong ginto. Kung ginto pa yung ginagamit ng mga pari sa mga chalice ay malamang ninakaw na yan. Kaya mali na naman ang opinion mo, Pastor. Sige kapatid, mukhang nagkamali lang ako sa unawa ko sa aking nabasa sa Book of Revelations. Kita tayo ulit dito sa Zoom. Okay, Pastor. Ingat po kayo. Ating napanood ang magandang pagpapaliwanag tungkol sa maling bintang ng mga anti-Catholics na ang Iglesia Katolika, ang Babylonia at ang prostitute sa Book of Revelations. Sana ay makatulong ito upang mapanatiling tatag ang ating paniniwalang Katoliko. At huwag pong kalimutang isubscribe ang YouTube channel na ito para sa mga karagdagang apologetic videos. Maraming salamat po.